Ako po ay magpapakilala bilang si Edwin, ang kasalukuyang po tumatayong presidente po ng asosasyon sa Cubao Divisoria po. Ito pong kasalukuyang pong malaking problema namin at kailangan labanan. Ito ang sinusulong po ng gobyerno na modernization program po. Katulad po nung sa halaga po ng sasakyan na inilalako nila sa amin at patuloy nilang sinasabi na sinusulong na mag-consolidate, napakalaking halaga po noon, 2.4 to 2.6 hanggang 2.8 million po. Mas lalong magbabaon sa amin ng hirap at malaki ang utang. Ang isa po sa agenda noon kung paano raw makakatulong yung modern jeep sa issue ng climate change. Ang mas makikinabang po yung mas mga higanting negosyante na pinaboran nyo yung manggagaling sa ibang bansa. Imbes na tangkilikin yung sariling atin. Nagsabi naman po yung mga paggawaan ng mga sasakyan dito sa Pilipinas na kaya nilang tumugon at kaya nilang gawin yung sinasabi doon sa modernization program na tungkol po doon sa usok. Yan po yung unang sinusulong nila. Willing naman po kaming i-modernize yung sasakyan namin. Pagdating sa kung kakabitan man yan ng Euro 4, Euro 5, willing po kami na paralisa namin 100% yung Cubao Divisoria. Simula po nung itinatag namin yung pagbuo ng asosasyon namin sa City Yoda, eto na po yung pagkakaisa ng mga driver at operator na nakikita namin ito yung malinaw na samahan na pagka nanawagan po kami ng katulad po ng transport strike, isama-sama po at isa lang ang kilos namin. Sa isang kumpas, magkakasama kami na kumilos para ipanawagan yung mga hinaing namin sa gobyerno.